Kinundina ng iba't ibang grupo ang umunoy pagpatay ng militar sa dalawang magsasaka at estudyante sa Surigao del Sur. Sabi naman ng militar, inkwentro ang nangyari. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Nakabalot sa plastic at tape at hindi na halos makilala ang mukha dahil may mga tahi. Sa ganyang estado na nakita ng kanyang mga kaanak ang 12 anyos na si Angel Rivas. Natagpuan din ang mga bangkay ng kanyang ate Len at pinsang si Willie na may mga tahi rin sa katawan at nakabalot ng packaging tape ang kaliwang braso. Stop! Lumad killing! Ang umunoy pag-massacre sa tatlo sa Lianga, Surigao del Sur, ipinangalampag ng Indigenous People's Rights Group sa tanggapan ng Commission on Human Rights sa Quezon City. Mariin namin ikinokondina sa pinakamataas na termino! Base sa nakalap na impormasyon ng Karapatan Caraga, alauna ng hapon nitong Martes, nang pagbabarilin umano ng tropa ng 3rd Special Forces Battalion ang grupo ng mga magsasaka, kaya napatay ang tatlo. Nag-aani lang daw noon ng mga abaka ang mga nasawi. Sa hiwalay na pahayag ng Save Our Schools Network, may mga senyales pa umanong hinalay ang magkapatid na Lenny at Angel. Si Angel ay grade 6 pupil ng Tribal Filipino Program of Surigao del Sur Lumad School, habang sina Lenny at Willie, kapwa miyembro ng grupong tumututol sa pagmimina sa Andap Valley. In any event, mula doon sa inkwentro hanggang may turn over sa pamilya, wala pong kahit anumang pambabastos na ginawa yung ating kasundaluhan. Sa grupo ng anim na nag-harvest, tatlo ang nakaligtas. Hindi raw inakala ng tatlong survivors na pauulanan sila ng bala ng mga sundalo, gayong pinayagan sila ng militar bago pumunta sa bukid. Pagkait ang 4th Infantry Division ng Philippine Army, inkwentro ang nangyari sa pagitan ng kanilang tropa at mga miyembro umano ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA. Hindi raw mga magsasaka ang nakasagupa nila, taliwas sa sinasabi ng mga grupong sumusuporta sa kanila. Sila po ay kasama during the encounter at ang team po ng Special Forces ay pinutukan. At in fact, mayroon pa nga pong pinasabog na landmine during the incident. Tumagal daw ang bakbakan ng 10 minuto hanggang sa napatay ang tatlo. Mayroon pong mga na-recovered na mga baril, no? Isang AK-47, dalawang caliber 45 pistols, mayroong anti-personnel mines, may claymore mines pa po, mga magazines at mga bala, at mga blasting caps. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, madali para sa CPP-NPA na akusahan ang militar na walang habas na pinatay ang mga magsasaka at minor de edad na estudyante. Malino umanong kinakasangkapan ng CPP-NPA ang mga kabataan para maging mandirigma sa kanilang mithiin na pabagsakin ang gobyerno. Pero giit ng pinsan ng mga napatay, hindi NPA ang kanyang mga kaanak. Nangungulekta lang ng abaka ang tatlo para makaipon ng pamasahe at makapagbalik ng module sa eskwelahan ng makasalubong at niratrat umano ng militar. Sinugundahan naman siya ng mga grupong nagkilos protesta. Kilala namin yung mga batang iyon. Kilala namin ang mga magsasakang iyon. Stop! Lumad killing! Marisol Abdurrahman, GMA News.